Magandang umaga muli mga boss. Nandito na naman tayo sa ating trabaho sa Angeles, dito sa Solana. Daan muna tayo dito sa hardware. Order tayo ng buhangin para maaga tayo. Maagang may deliver. Ayan yung hardware ni Boss Dong. Si pare na nandito kanya. Biyay tayo kayo. Yung buhangin mga boss, 1-3 yung buhangin dito. Aga kong in order para maaga nilang ma-deliver. Solana mga boss. Nandito na tayo sa project mga boss. Bali ngayong araw pala, maglalagay kami ng baseboard dito sa baba. Pakita ko sa inyo yung paglagay namin dito. Bali napakita ko na pala itong nung una, yung maglagay kami dun sa taas. Ito pala yung gamit naming pattern na pagkanto ng ano, ng baseboard. Bale, 3-4 lang na ano to, na plyboard, tapos pinortify namin to. Ayan. Pinortify. Kabilaan siyempre para may guide din yung kabilang kanto. Ayan. Tapos yung talagariin lang. Talagariin lang yan, ang 45. Ang 45. Talagari. Dapat mataas yung plyboard na lalagay nyo, yung sasakupin nyo tong baseboard na lalagay. Ito. Sasandasin dito. Tapos lalagayin natin sa guide na 45 na yun. Yung sa may ilagari natin 45. Diyan yung guide natin. Ayan. Para makapanood. Tapos gagawin pala tayo ng ito. Yung liquid nail. May nabibiling pang ano dito mga boss, mayroon din nabibiling inalagay dito sa likod. Yung bali ito, pinapako ito, binabarena, tapos notox. Alam, medyo may kamahalan din yun. Mas makakatipid tayo kung ganitong gagamitin natin. Liquid nail na lang. Dalagyan lang natin ng liquid nail ito. Tapos ililigit natin sa wall. Tulad yan. Ayan mga boss, bali ito yung nalagay na. Pagka nilagay nyo mga boss, lagay nyo lang ng ano, ng kalso na didikit dito sa pader. Tulad nyan, nalagay lang ng kalso. Hintayin lang matuyo yung liquid nail bago natin tanggalin itong ilagay natin yung kalso dito sa baseboard. At syempre, siguraduhin din natin malinis yung wall. Masan natin yung wall dito, yung sa ilalim. Siguraduhin natin walang alkabok para maganda yung dikit ng baseboard. Lalagyan natin ngayon ito. Bali, paikot ito. Saka dito, hanggang dito. Malinis na kasi ito mga boss. Bali, mas maganda kasi kung mauna yung pintura bago nyo lagay yung baseboard. Kahit mahuli yung baseboard, mas maganda. Para hindi na inaano ng pintor yan. Hindi na maabala sa kanila na magkakating pa sila dito. Medyo matrabaho dyan. Ayan, lampas-lampas na yung pintura dyan. Ratak pa naman ang baseboard dyan. Dati kasi yan, pintura lang yung baseboard dito sa ibaba. Ayan. Hindi rin naman pintura, medyo maganda rin tingnan. Pero kung gusto nyo mas magandang tingnan, yung medyo may dating baseboard ito. Nulalagay tayo dito sa may tabi ng pinto. Ayan. Tapos na nilalagay itong baseboard, dapat naka 45 to para meron pa siyang maliit doon. Yan, gagawin natin ito pare. Yan. Ito yung gate natin mga boss, bali hindi tayo babase sa ating 45 degree na cut ng, paano tayo mahirapan sa pag 45, dapat sumamantayan ganito.
Mordansa, kung tawagin namin na ang mga kapintero. Tapos dito yan. Tapos mayroon pa siyang maliit dito. Tutumbok dito sa may hamba. Ngayon maliit. Lagyan natin ng guhit. Lapis. Lagyan natin dito sa kanto ng wall. Tapos lalagyan natin dito sa 45. Kaya po. Yan, yan. Tira. Subo natin. Lapat na. Yun. Ayun lang, mga boss. Tapos lalagyan ng ano yan? Ng tawag doon na liquid nail. Liquid nail yung pandidikit natin. Okay na yan. Ganun lang kasimple, mga boss, yung pag 45 ng baseboard. Tapos mga boss, yung paglagay ng liquid nail, huwag nyo masyadong damihan yung ano, ganyan lang, parang spot lang. Yan. Medyo digastado sa liquid nail. Yan. Spot lang yan. Tapos didikit na sa wall. Game. Maganda yung baseboard, mga boss, pagka yung father is diretso. Pero kung yung father na yung ganito, yung didikitan nyo, kung liguliko, medyo di babagay yung baseboard kasi susunod yung baseboard dun sa wall. Ito, medyo maganda naman tong wall dito. Yan. Madikit na yan. Medyo kalsuan lang natin ang pangkalsuan para dumikit sa wall talaga. Kaya nato yun na yung liquid nail, sana natin tanggalin. Tapos dito sa kantong ganito, mga boss, yung pabaligtad naman itong kanto na to, bali pa ganyan siya. Bali pa 45 natin to, lapis. Pag ganyan naman yung cut nito. Hindi tayo kukuhit, pag ganyan siya. Bali pa 45 lang natin, mga boss, itong may design lang. Tapos itong flat lang, hanggang doon lang tayo, 45 hanggang doon. Doon siya may design, ganito. Iwari, classic. Ayan, bali yan natin doon sa may guide natin. Ayan. Ayan, hanggang doon lang tayo sa may design na yan. Cut natin yun. Ayan, bali ganyan lang yung tura niya. Pag-ing bagay sa wall. Tapos yung isang darating dito, naka 45 din yung dito niya, yung sa may design din. Tapos yung dito, imaminos natin yung kapal dito. Bale, mga boss, yung kasalubong sa kanya, yung 45 natin dito, tapos kakat natin yung hanggang dito. Plain lang, diretso lang yung cut. Parang ganito. Ayan, bali gagamit rin yung skwala para straight yung cut. Hanggang doon sa main side lang naman, doon sa baba. Okay, yung isang main side ng 45 yun. Thank you.
yan yung itsura niya, mga boss. Ayan. Ari 45. Hanggang dito, tapos yun, straight lang. Pinagsalubong natin yan. Ayan, yung itsura. Lapat na lapat. Mga boss, yung doon na ayos na yun. Bali, maganda kasi pag actual natin ginugitan yung nalagay natin kesa sa metro, mas accurate tayo. Yan. Pumita natin yung kanto rito. Yan yung support type naman natin na darating doon. Ganyan lang yung proseso ng paglagay ng baseboard, mga boss. Medyo simple lang, basic lang. Kung sa may alam, syempre. Eh, yung mga di alam, syempre, pagkita natin sa kanila kung paano. Dito sa kitchen, mga boss, bali magpapaltada na sana kami. Kaya lang, wala pang tubig hanggang ngayon. Last jest na ng tanghali. Sabi nila, last jest, magkakapower na. Kanina pa may power, kaya lang wala pang tubig. Yan yung halo natin. Bali, nilagyan din ng sara to para waterproof yung dito sa may parte ng kitchen extension na may firewall. Ayan, may sara din yan. 1:1 yung talagay namin sara sa timpla natin. Kung ilang semento ay ilang semento yung nalagay, ganun din sara. Bali, nagigib na lang kami ng tubig doon sa may poso doon sa may clubhouse. Medyo natatagalan kasi malayo yung poso. Andun pa doon sa may gawi doon. Mga boss, itong mga ilaw, hali ilalagay na natin itong ilaw dito sa ano, dito sa may bar counter. Ayan yung ilaw dito. Subukan natin ilagay kung anong magiging itsura nito pagka nakalagay na yung mga ilaw na dyan. Bale, yun na mga boss, nakalagay na yung ilaw dito. Yung tatlong downlight o trap light yung sa bar counter. Subukan natin kung yung ilaw nga. Wala yata ya. Yun. Ayan, meron na ilaw yung bar counter. Siguro temporary lang yung bombilya na yun kasi yun yung mga bombilyang pinagtanggalan namin dito. Mas maganda yung bombilya na yun kung medyo ano lang, hindi masyado malakas yung 3 watts lang yung warm white yung kulay, siguro mas maganda dyan. Granite na lang talagang kulang dito, tapos na to. Tapos ito, pibunturahan pa tong wall na to. Tapos yung pin light dito, yan, bali nalagyan na rin to. Yan. Pagkabukas mga boss, bibili ako ng ilaw. Samahan ko yung bossing ko para bumili ng ilaw sa Angeles. Para malagyan na yung mga ilaw dito. Ay mga cove light. Ayan na ilaw dito. Bar counter. Tapos yan. Kulang pa yan dyan, mga pin light pa. Yan dito, yan. Ganda siguro dito pagkagabi. Masyado maliwanag kaya hindi masyadong kita yung liwanag ng mga ilaw. Buwas, makompleto na yan pagka nakabili na ng ilaw. Ito na yung plastering dito sa kitchen extension, mga boss. Bale, anong oras namin nag-umpisa rito? Alas 10 na. Kasi walang tubig. Ayan na yung
At tapos ngayong araw. Walayag na mamaya, matatapos din yung isang span na yun. Ito na natitira, yun doon. Kahit sa harapan. Sige pa, kung hindi muna natin yung sana sa baba, marami pa. Regalo ka, kaya mo malo. Palang baseboard dito, yung nilagay natin kanina, ayan. Bale, tapos na rin dyan. Palagay na rin yung mga baseboard. Saka dito sa may bar counter. Mikot siya doon. Sa baba. Ilaw na lang talaga yung kulang nito mga boss, yung cove light. Baka bukas siguro, bibili na namin yun. Punta kami dun sa Angeles, tapos tanong ko na rin yung mga presyo para may idea kayo kung magkano yung presyo ng mga pin light na lalagay dito tsaka yung mga cove light kung magkano. Itatanong natin dun para malaman nyo yung presyo. Tapos itong sa bar counter din pala na to, meron din cove light to. Para dito lalagay yung LED na ilaw. Ididikit dyan. Meron siyang nilagay namin ng ano to, ng groove. Ayan, hanggang doon. Tapos itong ilaw nyo rito, isa rin to. Ayan. Medyo, ano lang ilaw na yan? Temporary lang yan kasi medyo maliwanag eh. Yung pinagbaklasan lang dito yan. Nesting ko lang kung may ilaw siya talaga. Ayan na yung bar counter, tapos mayroon pang cove light doon yan. Tapos yan, cove light din yan. Nakikita na natin yung kabuuan nito, malapit na. This week, nakikita na natin yung kabuuan ng ceiling. Kompleto na yung mga ilaw. Balay mga boss, yung kabuuan ng ating araw ngayon, araw ng Martes. Shoutout mo tayo mga boss. Shoutout kay Auntie Jules from Riyadh. Shoutout din kay Sniper Ramos. Shoutout kay Holden Aligno. Shoutout kay Zoran Manalang from Isabela, Cagayan. Shoutout din kay Danny Bobis, OFW from Iraq. Shoutout din kay Bin Gals from Dabam, KSA. Shoutout din kay Darwin Gineta. Shoutout kay Edith Garcia from Las Vegas. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din sa tropang BWJ, Team Ilocano. Shoutout kay Jonathan Rodrigo at kay AW from Abu Dhabi. Shoutout din kay Marites Noma at kay Mr. Jerry Gulasi from Saudi. Shoutout din kay Machoice Channel. Shoutout din kay Marvin Renon. Shoutout to you, Boss Marvin. Shoutout kay Manuel Matias all the way from Kuwait. Shoutout din kay Silver Wings. Shoutout kay Fernando Merced from Moscow, Russia. Shoutout kay Roosevelt Bagsik. Shoutout kay Zinderzen Akop. Shoutout din kay Gloria Kalubya. Shoutout kay Plimsy Luchaves. Shoutout din kay Ray M. from Qatar. Shoutout kay Eli Porgal Jr. from Abu Dhabi. Shoutout din kay, ano, kay Alan S. Laban. Shoutout sa iyo, boss. Ayun mga bossing nga, tapusin ko muna po yung video dito. Yung mga bago dito sa channel na ito, pakiclick po yung subscribe button sa baba at saka yung notification bell para updated po kayo sa mga video may upload ko pa. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam.